And on the other side, he says, there. This is never touched. This part is never touched. Until they become them. Mm. Yung characters nila as eyes. So na, pupunta siya sa camping. So, tatapon niya yung, itatapon niya yung bag. Dito. So, ito yung nag-camping siya. Nag-camping siya. Tapos, ito, yung isa, kasama niya dun sa camping. Ganun hindi siya si, yung kanyang character, ibang character, sa school na. Ganun. So, they change characters. Yeah? Straight English ba? Hindi, Taglish. Makakarelate talaga kayo. Are you reading the script? Oo. Tayo lang po natin yung script. Akala ko na memorya niyo na. Well, ha? Hindi ba na dapat na memorya na yan? Nagluto eh. Nagluto. Wait lang. Very strict si Direk. Very strict. Oo, dapat na memorya niyo na. Si Bimbo Tamador, napamemorya ko ng oh, yun year in 1 week. Wow. Yeah. Ayan, so. Pero kasi fairly physical eh. Ako mag-direct, so. See. I know. 10 years old. So may overnight camping yung school namin. Siyempre, excited ako dahil makakasama ko yung mga kabarkada ko. Kaso medyo nawala yung excitement ko nung nalaman ko mag-hiking kami. Ayoko nang nakakapagod yun. Pero okay na rin kasi no, I'm with my boys. So ito na. Lalakad na kami. Eh, ang daldal namin, kaya naunahan na kami ng mga babae. At sa sobrang init ng araw, kita ko yung mga kaklase ko, putya, nagtanggal ng t-shirt. Eh, di sabi ko, magtatanggal din ako ng t-shirt. Mainit eh. Ano ka ba? Ano ko yung t-shirt mo? Nakakahiya! Bakit? Ano ka ba? May boobs ka na. Hindi boobs yan. Muscles yan. Hindi ka lalaki, babae ka. Ba't sina Christopher, okay lang? Ten years old. Mula sa bahay ng mga magpipinsan, lumipat kami sa bahay ng tita ko, si Tita Kay. Kasama niyo yung tatlong niyang anak, at saka yung tito ko, si Tito Roberto. Doon ko na-realize na mahilig pala ako magluto. Kasi tuwing Sabado, pupunta kami sa farmer's market, tapos talagang makikita ko yung mga paborito kong gulay, mga paborito kong prutas. Una-una kong gagawin, bibili ako ng buko juice. Tapos sa katabi noon, may nagtitinda ng itlog na maalat, so bibili ko rin siya. So habang naglalakad ako, iniinom ko yung buko juice, kinakain ko yung itlog na maalat, nakikita ko yung mga masasarap na pagkain na gusto kong lutuin. Pumunta kami sa meat section. At doon, natuto ako kung paano kumilatis ng mga sariwang karne. Pinipisil-pisil, kinukurot-kurot. Tapos yung mga isda, nakikita ko rin. Inaamoy ko yung hasang, sariwa ba o hindi. Makintab ba yung kaliskis, yung mataba, puti, o pula. At habang kinikilatis ko ang mga isda, habang tinitignan ko yung mga karne na bibili namin para sa tanghalian, bigla kong naramdaman na si Tito Roberto parang inukurot niya rin yung suso ko. Nakapatong yung braso niya sa balikat ko. At nararamdaman ko na pinaglalaroan niya ang aking suso. Tina, napili ka na ba ng gusto mo? Eh no, may meron dyan. Pane. Tapos may pakwal. Ano? Gusto mo?
hindi po okay na po ako dito sa Bukod Diyos tsaka sa Itlog na Maala. Nararamdaman kong nagigising ang mga butlig ng suso ko. His hands is like crawling and creeping over my nipples. His hands were like cozy. But is it right for me to feel that sensation? It was 10. 10. I did not understand. How could I? No child should. Oops. Suso. Dede. Habang umuungkok at lumalaki, lalo ko na-realize na hindi siya bagay sa lalaki. Eh, ganun. Ano ko? Ano ako? Girl? Boy? Bakla? Tomboy? Obviously, hindi ako boy kasi may tumutubong ganito eh. Feeling ko naman talaga hindi ako girl. Hindi ako pwede maging bakla kasi ayoko naman sa lalaki. So ano? Tomboy? Tomboy ako. Fela. Wow. Galing, ah. Wonderful. Yeah. Yes. That's what I'm saying. It comes up. And at the time when she's saying, she's talking about, when you're talking to... But it felt good. Yeah. So that she's also like, Roberto. And then she goes like, her breast. She's looking at her breast like this. So, sa theater, yung dissection. So, yun, breast yun na. So, yun gets lighted. Tapos, siya, si eyes and the dito, before that. Strong bands at ganyan. Ilaw na dito. Ito lang kamay ang naiilawan. Diba? Ginaganan niya. So, you see what I'm saying? By objectification. It doesn't become them. Ang galing. It becomes like... Pwede kayo. Isang sasubing naman tao. Was that lovely? Yeah. Yeah. Galing. So lovely. Familiar yung mood. Oh, the memorial yun na! Of course. Very good. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Mitch and his the innocence of growing that breast and the deprivation of innocence kay Stella dahil sa bata sa at her age na 10 years old pinaramdam sa kanya kung ano ba tong dede na sa ibang tao. Yun. Ganun siya. So it's tracking all of those sexual awakenings whether that's fun or forced or traumatizing or exciting and thrilling as you grow up. So, maraming tayo, lahat tayo may ganong experiences sa buhay natin, di ba? May mga sarili tayong kwento kung paano tayo unang nahalikan, paano tayo unang... And kung iisipin mo, di ba? It's in our subconscious, but these things that we've been through when we were younger, ito yung nagme-make ng mga... Kumbaga, siya yung nagbubuo ng mga nagiging desisyon natin sa buhay. The choices. Pala may trigger warning. Yes. Yes. Yes.
ano siya. Kasi like, you know, it can really grabe yung effect sa audience. So ikaw every time nire-rehearse yun, iiyak ka? Naiiyak ka? Kasi Lisa kasi, in fairness talaga sa kanya, she's an empath. Oo. So, whether it be your experience or not, she can easily relate to it. Siguro kasi in life, di ba, marami kang naging traumatizing experience. Maraming, kahit nga, ano eh, sa boyfriend, di ba, may mga times na you were forced to do it kahit na ayaw mo. So, maraming mga pwedeng paghubutan yung experience ni Stella at 10 years old to nakaka-relate ako. You know, the times where I also felt na parang, nope, you can touch this, pero pinipilit ng partner mo. Hindi naman yung asawa ko, game. I consent. Ayun. But a lot of that, may, I mean, not all of that, pero maraming mga eksena na ngayon, na pag-uusapan yung mga ganong klaseng instances of... In celebration of Pride Month, how do you want to... Bagay-bagay. And I guess siguro dahil artists kami, it was a very therapeutic process in a way. And for me, it's a very important thing that I'm learning. I am learning about how the processes, you know, of I don't know the world of being a trans man, but I can relate that I never thought of myself as a man. So what was I? You know, when I was playing as a young boy and I was riding on my classmate, I was not a warrior. I was Amazona. You get what I'm in my mind. You know, get what I'm saying. And that's how they thought about me. They never thought of me as a boy. So, is that the same thing? So, what is that the meaning of a trans woman? Does it mean trans genitalia only? Does it, you know, mangano? Yes. So, those become part of the process, the thinking process. I'm sure many of us question the need. Why the need for it, right? Why the need for a change? Well, there are deep needs that we must understand, you know, and that we must embrace. So, especially now, diba, transphobia is growing, especially in the conservative parts of the U.S. Mm-hmm. And you know, it's a very active. Can you imagine Holland? Which was the freest? Yes, you. Holland was the first in Europe to be very free about homosexuality. Now they have a transphobia. So many people are getting beaten up. Okay,